Hello! Once again, nandito tayo sa Biyahing Biyaya, sa lugar ng Baco, napakagandang lugar. At higit sa lahat, maganda po na sa mga lugar na ganito ay ma-share natin o maihayag natin ang magandang balita ng ating Panginoon. So pagpapala po ang dala sa atin ng mga salita ng Diyos. Pinag-uusapan po natin yung pong bibig. Nakasulat po dito sa Santiago Kapitulo 3, talatang 2. Sabi po dito, "For we stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body." And so on and so forth. Sa mga susunod na talata, makikita mo rito ang kapangyarihan po ng bibig natin. Kung ano yung bukang bibig natin, doon po sumasabay yung ating buhay. Doon po sumasabay yung ating katawan. Kaya mahalaga po yung mga salitang lumalabas sa ating bibig. At alam nyo ba na pag tayo ho ay bagong nilalang na, new creation tayo, pati ho yung bibig natin ay bago na rin. At makikita po natin dito sa mga susunod na talata ng Santiago Kapitulo 3, sa talatang 9, sabi dito, "With it we bless our God and Father, and with it we curse men who have been made in the similitude of God. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Can a fig tree, my brethren, bear olives, or a grapevine, or a grapevine bear fig? Does no springs yields both salt, water, and fresh?" So makikita natin dito yung posible pala na lumabas sa bibig natin yung maalat at matamis. Parang ganyan. So makikita po natin dito na gustong sabihin sa atin ng Panginoon through the apostles na hindi na dapat ganon. Kung tayo po ay bagong nilalang, yung lalabas po ng mga salita sa bibig natin ay mga salita po ng new creation. Mga bagay po na galing sa Panginoon. Words na matamis, words na nakakapag-encourage. Kaya dito ho, makikita natin ang solusyon ng pananalita. Makikita po natin sa mga pinag-aralan natin na makapangyarihan yung salita na lumalabas sa ating bibig. And it is becoming more powerful, no? Every time na nare-realize natin na bagong nilalang tayo, na nandito sa atin ang Panginoon, kaisa natin si Jesus. Kaya ang lalabas po sa bibig natin ay mga bagay na patungkol lamang sa Kanya. Mga bagay na nakapagluluwalhati sa ating Panginoon. Mga bagay na nakapagbibigay ng buhay. Kaya ho, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin through His Word na magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa, realization kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kaysa po tayo ng Panginoon, bagong nilalang tayo. Ito po ang bagay na nakapagbabago ng pananalita natin. So hindi na po tayo magsasalita ng mga bagay na salungat po sa kalooban ng Diyos kung tayo po ay bagong nilalang. Bagkos ang lalabas sa ating bibig ay mga salita na ayon po sa kalooban ng Diyos. Mga bagay po na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kagalingan. Sige po. So sa pagkakataong ito, again, nagpapasalamat ako for watching this video, and I would like you and encourage you to share this video sa mga tao, sa mga kaibigan natin, para ho mapagpala po ang kanilang mga buhay. I have witnessed miracles sa mga tao po na nakikinig po ng mga ganitong salita, at ang ginagamit po ito ng Lord to meet all their needs. So thank you so much. Again, do not forget to subscribe kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe. And let's minister together the word of the Lord sa mundong ito. Thank you so much sa iyong panonood.